myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Same us for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. Till I got it, I won't give up till I'm on top. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always learning with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's... Hello mga kagatilyo! Mabuhay, mabuhay, mabuhay! Good morning, good morning! Kamusta? Ayun, eto na naman ang iyong lingkod, ang... Si Mr. El Gatilio na nagre-reviews ng mga PCPs, air guns from other state or bansa. And then meron din tayong mga local maids. So ngayon, meron akong magandang unit. Ito, talagang pinakang top most brand semi-automatic air gun, PCP sa Indonesia. So, ayun, kung napadrop by ka pa lang dito sa aking channel at mahilig ka sa airgun, sa mga PCPs, sana po ay iyo po i-like, subscribe, and share, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload at mga reviews na aking gagawin regarding our Indonesian-made air guns. Eto! Grabe. No, hindi mo kalain na PCP air gun to, no? Mukha siyang tunay. May magazine design sa ilalim. Meron siyang kasahan na mala M16 yung dating. And then, ganda. Hindi mo makikita yung tank niya, di ba? Wala yung tank niya. So, nakatago yung tank niya. Grabe. Iba na talagang upgrade ng mga PCP yung ginagawa ngayon sa Indonesia. Sana kayang gawin to ng mga local makers natin dito sa Pilipinas para kahit papano, meron din tayo may pagmamalaki na kagaya nito. So, itong unit na to is semi-automatic. Semi lang siya, hindi siya yung full automatic. Kasi pag sinabing full automatic, pag kalabit mo ng gatilyo, dire-diretso yung putok niya. Eto, isang kalabit, isang putok. Kalabit, kalabit, putok, putok. Hindi ka nakakasa. Hindi kagaya ng iba nating unit na side lever, isang kasa, putok, isang kasa, putok. Eto hindi. Isang beses ka lang kakasa and then fire goes on hanggang maubos yung laman ng magazine. Itong magazine natin. Grabe. Etong unit na to, hindi lang siya, hindi lang natin pag-uusapin yung accuracy niya kasi sobrang ganda ng accuracy niya. Pangalawa, yung napaka-elegante niyang tignan. And pangatlo, yung napaka-hand carry. Sabi, napakagaan niyang dalhin. Kasi unang-una tong unit na to, mukha siyang mahaba tignan, di ba? Ang haba. Isa talaga siyang sniper rifle. Tapos, baka mapagkamalan ka pa, di ba, na tunay na baril to. Hindi siya parang hindi ka makukumbinsi na airgun lang. Pero pag pinakita ko sa iyo parts by parts, sasabihin mo, grabe. Talagang nagmukha siyang tunay na baril. So ito, pakilala ko na sa inyo. Gawa to ng MG Air Guns from Indonesia. Ang bago at latest model of semi-automatics ng Cobra. Ito yung ating Cobra LDT type semi-automatic. Grabe, semi-automatic. Ngayon pa lang ako maglalabas ng semi-automatic. So before sa mga vlog ko, sinabi ko na hindi ako maglalabas talaga ng semi-automatic kasi medyo mahirap yung mechanism, mahirap sa maintenance.
So, nung ma-meet ko tong Cobra, lahat ng mga gawa na product ng Cobra, ng MG Air Guns, grabe, napakadali niya ayusin. Sa amin, para sa amin ha, sa gawaan na meron kami. Kasi yung mechanism niya, hindi siya ganun kakomplikado. And then, kayang-kayang ayusin ng aming service center. So, yun, ang kagandahan nito, pag bumili ka nito, so, sa amin may papaayos, covered 1-year warranty, if ever out of warranty, padala nyo lang sa amin, i-repair pa rin namin yan. So, yun. Ano bang meron tong unit na to? So, isa-isay natin. Unang-una, pag bumili ka ng unit na to, advantage na dyan yung pwede mong gamitin siya sa hunting. Pero, siguro, kung pupunta kayo sa medyo liblib na lugar, kagaya ng bundok, na talagang halos malayo sa tao, I advise na huwag mo siyang laging expose kasi baka mamaya mapagkamalan kang sniper. Oo, kasi sa tindigan na to mukha talagang pang sniper rifle, pang assault, di ba? Sniper unit, yun ang ano niya. First impression dyan, palalo pag nakita na hindi nakalagay sa bag. Pero hindi natin basta may papaliwanag na airgun lang to unless na itry natin, ipakita natin yung parts niya. So ito, pwede mo rin siyang gamitin as a for security sa bahay mo. Kasi syempre, mahirap mag-own at bumili ngayon ng mga real gun, mga handgun, rifles, maraming permits na dapat lakarin para makapag, ano ka, makapagsarili ka ng isang unit. And then, hindi mo siya basa-basa pwedeng ilabas sa bahay. Unlike ng airgun, pwede mo siyang ilabas kahit walang permit, although meron tayong tinatag na one-time registration, pwede mo siyang ipa-registered. And then, eto, pagdating sa bahay naman, hindi naman siya bawal dahil nga airgun siya. Ang pinagbabawal lang ng ating batas is yung made up of live ammunition, ginagamit na ng bala, and may pulbura, yun yung bawal. So, ito naman, as an airgun, hangin yung papatakbo ng bala, so hindi siya bawal. So, yun, ang maganda dito, kung gagamitin mo siya sa security purpose sa bahay, so talagang pag nakita to ng magnanakaw, na hawak-hawak mo, talagang mabilis pa sa hangin ng takbo nila. Kasi syempre makikita nila mukhang tunay. And then, yung fire niya rapid fire for semi-automatic, di ba? Dire-diretso yung putok niya. Aso kasi hindi nauubos yung laman ng magazine. So, yun yung advantage ng unit na to. Pangalawa, ay pangatlo, yung forma niya grabe. Wala na akong hahanapin. So, tinapatan niya yung ano, yung mga other design sa ibang bansa, lalo yung mga European made. Oh, alam ko merong kamukha tong unit na to. Yung sa Marauder na ginawa ng ginawa sa Europe. Ayun, alam ko may kamukha siya pero iba pa rin yung originally made ng Indonesia. So sana mga local makers nananawagan ako sa inyo na sana makagawa rin kayo ng produktong kagaya nito. Kasi nakaka-proud kapag nakagawa kayo ng ganito. So ayun. Pag-usapan natin yung specs niya. Bakit nga ba napakaganda ng unit na to? Unang-una, itong unit na to, yung pagdating sa butt niya, adjustable to. So, pwede mo siyang paliitin, pwede mo pahabain, and yung pinaka-comfortable sa kanya, folding na siya, foldable, na-fold siya. So, ngayon, pag na-fold mo na siya, pwede mo siyang ilagay sa bag, napaka-iksi na. Pag inalis natin yung silencer, ito, mga around ano na lang to, siguro sa inches, mga more on 20 inches na lang yung pinakang haba niya. And then, pag nilabas mo, syempre, tanggalin mo lang sa pagkaka-fold. O, diba? Rifle na siya, napakahaba. Tapos yung silencer natin, ito. Ayan. Yun. So, ilalagay mo lang yung silencer, napakatahimik na. Sunod na specs nito, yung tanke niya, lasan ba yung tanke niya? Syempre, maging modern yung design. Yung tanke niya nandito. Nakabalot siya sa barrel. Yung barrel mismo, sa gitna ng tanke. Palibot siya. Ilang gano'n ba karami yung putok nito? Ano siya? 300cc siya. Kaya niya magbigay ng shots ng 60 to 70 shots nang hindi na empty yung hangin. Kasama na doon yung maintaining na 500 PSI para hindi siya ma-empty. So, sa putok na yun, 60 to 70 shots from 3,000 PSI, marami na yung putok na yun. So, kung maglalagay ka ng 15 rounds of magazine, meron kang 4 magazine na pwedeng iubos sa kanya na semi-automatic.
Sunod nating type na i-discuss dito is yung safety. Yan, may safety features tayo. Kasi karamihan ng lumalabas ngayon sa market na semi-automatic, walang safety. Decocker lang yung meron. Meron din naman tayong decocker. Kaya lang, ibang usapan talaga yung kapag ka merong safety features. Sunod natin dyan is yung pagiging semi-automatic nga niya. Yun yung advantage niya. Tapos, itong ilalim na to is meron tong gauge. Nandito mo makikita yung refilling. Kasi hindi mo makikita yung pagre-refill niya, di ba? Ito, hugutin mo lang to. Mukha siyang magazine pero actually cover lang siya ng gauge. Ito yung gauge niya. Ito yung gauge ng hangin, tinginan, and then ito yung pinakang inlet. Yung lagayan ng hangin niya. Yung sa pump. Ayan. So, hindi siya yung totally magazine. Cover siya para maprotektahan yung pinakang gauge and then yung inlet para hindi madumihan. And then as long as maitago siya para magmukha siyang tunay. So, ilalagay mo lang siya. Ayan o. Yun. Diba? Hindi mo na siya halos makita, diba? Ganda, grabe. Sunod natin, yung magazine niya. Ito yung magazine. So, sa set sa unit na to, may libre siyang isang 15 round of magazine. So, ilalagay mo na lang siya dyan, tapos gagamitin mo na lang. Ayun, lalagay mo ng bala yung magazine, and then ipa-fire mo na lang. And then, pagdating naman sa, ano niya, kasahan, nasan ba yung kasahan nito? Ito yung kasahan niya. Ito. Inaano lang siya, hihilain lang siya para ayun oh, yun. Tapos itutulak mo lang din uli siya, tapos ibabalik mo. Loaded na siya. Nakakasa na siya. Yun ang kagandahan niya. Tapos isa pang advantage, very handy. Napakagaan niyang unit. Sobrang gaan niya. Ito, pakita ko sa inyo. Siguro, itong unit ito is around 3.2 kilogram. So, mas magaan pa to sa mga ordinary nating side lever PCP. Yun yung maganda sa kanya. And then, lower railing, may railing siya. And then, may upper railing siya para lalagyan ng laser or other accessories. And then, yung pinakang railing niya dito is 20 millimeter na railing. So, bagay sa kanya mga scopes is mga by 50s, pataas, yung mga malalaking scope para magmukha talaga siyang sniper rifle. So, eto sa ilalim, yung railing, 20mm din para sa bipods. And then, as usual, yung silencer natin, ganun pa rin. Ayun, eto meron siyang decocker bolt sa ilalim. Yung purpose ng decocker bolt is yung para mag-unlock tayo ng, alisin muna natin yung magazine. Para mag-decock tayo. So, paano ba pag-decock na ito? Or pag-alis nung kasa. Simple lang, hawakan nyo lang to, decocker niya, hold nyo lang, tapos kalabitin mo siya, tapos dahan-dahan mo siyang ibababa. So, wala na yung kasa niya. Yun. Pag ikakasa mo naman siya for the semi-automatic, pwede mo rin siyang padaanin dito. Kapag may magazine na kayo nakaload, pwede mo na siyang ikasa dito. Pero kung wala kayong magazine na nakaload dyan, dito kayo magkakasa. Paano ba yung pagkakasa nito? Simple lang. Ibaba mo lang to, itulak mo lang siya konti, tapos ibaba mo siya ng papunta sa kanan, tapos automatic yan, tutulak yan. Ayan o, tutulak siya pa, paligtas, hihilain mo lang siya. Ito, hilain mo siya, medyo matigas. Yan, parang M16. Tapos, ibabalik mo rin siya uli. Yan, tapos, angat mo uli siya. Ayan, nakakasa na siya, kakita mo, hindi kakaya niya umatras na. It means, nakakasa na siya. So, para alisin natin yung kasa, dito lang ulit tayo mag-hold, tapos press mo lang siya, dandaan mo siya ibababa. Yun. So, ready to fire na siya. And then, mamaya, magte-test fire tayo para makita niyo yung accuracy niya, yung performance. So, maraming salamat nga pala sa sponsor ng t-shirt, MG Airguns. T-shirt and then sombrero. Maraming salamat sa pag-sponsor nyo. So, ayun. Itong unit na to, hindi kasama tong scope na meron. Yung nakikita nyo scope na to, hindi to kasama sa price na ibibigay ko. Dahil, itong scope pa lang na to, medyo may kamahalan na rin. Ito yung scope na nilagay ko dito is yung Hunter scope na WHI 6x24x50 first focal plane SFIR model. So, HD na to. Yung kagandahan sa kanya, napakalinaw. And then, meron na rin siyang ilaw para kung sakali magna-night hunting ka, pwede.
And then, mataas yung specification nito kasi first focal plane na. Ito, kung bibilhin mo to sa seller or kahit sa akin, scope pa lang is 12,000 pesos na. Hindi pa kasama yung unit, ha? Price reveal tayo pagdating sa unit. So, itong airgun natin na to na si Cobra LDT is sa price na ibibigay ko, libre na. Yung ating 15 round na magazine, libre na yung ating silencer, and then, hindi kasama yung bipod at hindi kasama ang scope. Unit only, sa madaling salita. Price natin dito kay Cobra is 65,000 pesos. Yun. 65,000 pesos, unit only, free magazine, free silencer. Sa 65,000 pesos na to, caliber 177 magazine siya, caliber 177 unit siya. So yun ang maganda sa kanya. Ang caliber 177 kasi na semi-automatic is napakagandang tumama, napakaganda mag-accurate, and then magandang gamitin para sa bahay nyo. So hindi kayo mamamroblema pagdating sa bala dahil ang hiyang na bala dito is yung ating locally made na zoom pellet. So magta-test fire tayo using zoom pellet 177. Makakabili kayo nito sa Shopee or Lazada. Maraming ganito sa market. So, ang isang ganito, isang tin can, 125 pieces. Hindi ko lang alam yung price kasi hindi para parehas. Itong nabili kong to, I think, 120 pesos isang tin can na nabili ko to. So, depende na sa mga kukuha niya. May mura, meron ding medyo mahal. So, itong unit na to sa 65,000 pesos, sulit na sulit dahil semi-automatic na siya. Sa mga semi-automatic lover, ito na yung unit na pinakahihintay ninyo. Grabe. Ito. Mukha talagang magbumukha kang sniper nito pag ito yung hawak-hawak mo. Ito. Diba? Assault talaga, assault. Tapos, lagay mo lang yung bipod. Ayan. So, ayan, kung bibili kayo ng extra bipod for the accessories, 1,500 lang to. Adjustable na rin yung height niya. Ayan, press mo lang, humahaba na siya. Ayan, para talagang mukha ka ng sniper. Tapos, press mo lang to, may babalik mo na sa dati niyang size. Yun. Grabe, oh. Tapos nang sa rooftop ka, mukha kang ano, assassin. Grabe. Ayan, sa mga gustong bumili, so, message nyo lang ako sa aking page na El Gatillo Airguns Philippines, sa aking Facebook account, Jusan Sumido De Luna, at sa aking another Facebook account, Mac Ano. Lahat po ang tatlong yan is active. Message lang po kayo, libre po mag-inquire. So, pagdating naman sa payment, again, for gusto nyo lang ng legitimacy, ipapakita ko sa inyo lahat ng proof of transactions, and then kasama na rin ang aking ID para sa pagtitiwala ninyo. Again, wala po kaming cash on delivery. Payment first policy po tayo. So, pag available stocks po tayo, payment first po agad, iship namin agad yung unit nyo. Or pwede rin naman na iship namin, pag may tracking number na, papakita ko sa inyo, and then, saka kayo magsisend ng payment sa akin. Marami naman ways para magsend sa akin ng payment. Pwedeng bank, GCash, Palawan, Mluwiler, or Cebuana. Walang problema pagdating sa payment. So, ayun. Ready to go. So, lock and load. Para siya sa M16. Tapos, ayun. Balik mo lang siya. Then, ready to fire. Ayun, pwede rin sa bolt. Ayun. So, test fire tayo para makita nyo yung accuracy ng unit. Grabe, oh. Sobrang ganda. So, again, sa mga gustong bumili nito, message nyo lang po ako, ating all-new Cobra LDT. Ayan. So, again, maraming salamat sa inyo mga kagatilyo. Sana huwag kayong magsawang magsuporta at manood sa aking mga videos na ina-upload at aking gagawin pa lang. So, maraming salamat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Magandang umaga. Mag-ingat kayo dyan. Safe. Play safe. And be relaxed every day. Salamat. Goodbye.
life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need, are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so